guys, magandang gabi. Po kasi ngayon dito. At today, ituturuan ko po kayo kung paano maglagay ng AdSense sa inyong video. So guys, ang kailangan po natin is mamaya ilalagay ko po kayo sa Chrome, sa Google Chrome ng ating YouTube. Then tuturuan ko po kayo doon kung paano po gumawa nun. For today, for now po, without further ado, meron po akong isa-shoutout, guys. For now, is isa-shoutout ko po si Minsky TV, sa aking pinsan. Malapit na po siyang ma-monetize. Thank you sa mga nag-subscribe sa kanya at sa support. And also, please support Jo Agapitis Cuisine. Isa rin po siyang vlogger, si Ate Jo. Ang dami niyo po matututunan sa kanyang channel. Kaya visit po sa kanyang channel. And also, Lucky Lucky Music. Marami pong magagandang music kayong makikita sa kanyang channel, guys. Kaya visit po her channel na rin po. And also, Christian Hersaniva Vlog. Siya naman po, marami kayong makikita how to edit your video or whatever na matututunan nyo, guys. Kaya punta po kayo sa channel niya, guys, kung kailangan nyo po ng mga ganong mga gusto nyo matuto ng mga ganong bagay. At saka, ito po, si Angel Ashgreen. Nagsisimula lang po yan, pero ewan ko kung magpapatuloy siya. So, guys, but support them naman po. At kung meron pa po kayong gustong malaman, i-update ko po kayo next video ko at mag-comment po kayo para gawan ko po kayo ng mga videos about that. Okay, guys? Without further ado, eto na po, ibibigay ko na po sa inyo ang tips para po maglagay ng ads sa ating video. Medyo nabubulol-bulol po ako kasi inaantok na ako pero wala akong maggawa. Kundi ito, ang dal-dal-dal-dal ko. So, sige na po. Magsimula na po tayo. Sige, guys. Tara na. Guys, nandito na po tayo. Gumamit po ako ng screen record. Ito po ay gamit ko ang aking phone. Ngayon po, guys, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang gagawin natin para maglagay ng ads sa ating video. Nagkakamali ako sa AdSense at saka sa ads. Pasensya na po. Kaya ito na po, guys. Nag-screen record po ako para makita nyo po. Hindi na po tayo gagamit ng computer kasi po yung marami na pong salita. Ano? Ito na po. Sige. Start na po tayo. Well, punta po tayo sa my Google Chrome. Yan po kasi sa may Google Chrome tayo. Yan, pindutin natin ang Google Chrome. Then, search po natin ang youtube.com. Ayan na po siya. Then, i-go lang po natin. Actually, guys, naka-sign in na po kasi ako sa google.com. I mean to say na nandun na po yung channel ko directly. Kaya yan na po ang nakita nyo. At saka naka night mode on po yan. Kaya po siya black. Okay, guys. So, guys, nandito po tayo sa my YouTube ko, guys. Sensya na lagi nagkakamali. May laps ako. So, nandito na po tayo, diba? Well, guys, kapag nandito na po tayo, marami kayong nakitang channel. Then, yun nga po. Pasensya na, ha? Kasi marami nagme-message sa akin. Ngayon, ito po, guys. Nakita nyo naman po yung aking profile, guys. Oh my God. Nasaan na ba yun? Yan. Oh. Yun. Diba? Yun na siya. Ang gulo ko, no? Ang gulo ko mag-explain, pero intindihin nyo na lang, guys. Yan yung profile ko sa aking YouTube. Then, pipindutin lang po natin yan, guys. Pinindot ko siya, diba? Oo.
o sarili kong tanong. Pero before anything else, kailangan po natin na i-destop site yung ating Chrome. Yan na po. Yung kaninang pinindot ko po guys, lumaki lang siya kaya naging ganito. Ang pipindutin po natin is your channel guys. Okay? Ililitan ko po guys sa ganyan. Kasi para makita nyo ng malinaw. Ito ha guys, look. Yan yung pinindot ko kanina. Then your channel. Then yan po yung lumabas. Yung mismong channel ko. Yung front ng channel ko. So guys, punta po tayo sa customize channel. Okay? Then didiretso po yan sa atin studioyoutube.com. Ngayon po, wait po tayo sa kanyang processing. Yan. So guys, dito po, makikita nyo naman po sa gilid. Diba? Sa gilid niya, may mga nakalagay na mga yung about sa video, tapos analytics, dashboard, yung mga ganun. Tapos yung copyright claim, dollar sign. Yung dollar sign na po yan, diyan nyo po makikita yung ating channel monetization overview. Yan po yung overview niya, pangkalahatan niyan. Tapos membership. Yung membership niya po, kapag meron po nagpapa-member sa inyo, yung doon po sa tinatawag na join button. Ito po yung super chat po yan, yung supers na yan. Yan po, i-on po natin yan siya guys. Yan, sa mga bagong monetize ng channel nila. Kung hindi pa po na ano nyo yung inyong super chat. Yan po, i-on nyo po yan guys. Tapos yung membership nyo, mag-ano po kayong guys. Yun po yung tip ko sa inyo kasi bagong monetize din po ako guys. Kaya tinuturo ko po sa inyo. Yan po. Next time po gagawa po tayo ng review dyan. Pero hindi po tayo dito ha. Ngayon po, isinabi ko lang po sa inyo para may idea po kayo. So guys, diretso na po tayo sa ano. Kasi nandito po tayo sa dollar sign. Diba yung red na yan na pinindot ko kanina. Na naging red siya. Okay. Punta po tayo sa videos. Ito po yung videos niya. Kasi po tayo, maglalagay tayo ng ads, guys. Ika-customize natin ang ating ads. So, guys, nakikita nyo naman po ang mga dollar sign sa gilid, di ba po? Ay, hindi. Sa gitna po ito. Sensya na. So, yan po. Mamimili naman po kayo dito ng videos na gusto nyong lagyan ng ads. Kasi, before anything else pala, guys, di ba may ads na siya? Kasi ito, guys, pag ano to eh, on off siya eh. Kapag nilagyan po kayo ni actually pag ano po na monetize po kayo, yung dollar signs na green na yan, hindi po kulay green yan, kulay ano po siya, ganito po. Ay, off natin muna ha. Ito po, off ko muna. Ano, ngayon po ang nangyari po sa'yo, sa in-off po na yon, wait po natin. Ayan po siya, oh. Yung dollar sign niya guys, kasi yan yung in-off ko kanina. Green siya, 'di ba kanina? Naging kulay black na naman siya, gray or gray, whatever. Basta may pagka-black siya. Ito na nga po. Ang gagawin po natin para maging green siya, i-on natin 'yan kasi naka-off siya, 'di ba? On po natin 'yan. Yan, gaganyan po natin. Tapos i-save naman po natin, guys. Then wait lang po ng konti. Tapos pag okay na siya, masisave na siya, 'di ba? Yan na yun siya, na-save na. Ito yun. Yan. Okay guys, na-save na siya. Ngayon, ano ba yung napipindot ko na yan? Ito dito tayo sa unahan, di ba yun yung sinave natin guys? Yung cutting and fix flowers from old to new. Removing petals. Yun po yung video na yan. Ngayon guys, pag naglagay po tayo ng ads. So, ito nga guys. Ipindutin po natin itong video na itong sa unahan, yung kanina. Diba po may dollar sign po siya. Pindutin po natin yung dollar sign niya. Yan. Yung nag-direct na po tayo sa video niya. Ito po yung video na yon. Yan yung cutting petals. Basta yung importante po, dumirect na po tayo sa kanya. Diba? Then, diba nakikita niyo po yung ads na yan?
Yan, display ads, overlay ads, sponsored cards, skippable video ads, non-skippable video ads. Yan po sila. Ngayon guys, hindi ko po binago yan eh. Para sa akin, ayoko pong baguhin. Sasunod na lang po pag naisipan ko po. Yan po tayo. Ngayon guys, ang gagawin po natin dito para ma-customize po natin ang ating ads, punta po tayo sa Manage Mid-Rolls. Ito po yun. Pindutin po natin yan. Then, nag-direct na tayo doon. Ayan po, automatic na po yan. Halimbawa, kasi minsan, ginagawa ni YouTube po, pag monetize na po tayo, automatic na po siyang may ads. Ngayon po, itong video po na to is umabot ng ilang minuto. 13, wait, ilang minuto ba ito? 13 minutes? Maybe like that. I don't know. But, umabot siya ng ganon, ng medyo matagal sa 8 minutes. Kaya, gayon po, ang gagawin natin, i-customize po natin siya. Ito po yung line na to, yung black, itong ginagalaw ko na to. Yan po, yan. Nagaano po siya sa video natin. Kumbaga, timer po yan. Ito po, meron po sa pinaka, yung halimbawa, ito po, ito, isa. Yan, di ba ito pong ginawa ko. Lagay ko po siya sa unahan tong timer na to guys ha. Tapos, ad break lang natin yan kung gusto natin dagdagan yung ads natin. Ad break. Yan guys, nadagdagan na. Nakita niyo yung blue na yan? Yan na po yung ads. Kung gusto niyo po ilagay dyan, lagay niyo po dyan. Tapos, meron po tayong ads dito. Lagay po natin dito sa side na to. Ito na nga po yun. Yan. Well, pindutin lang po natin guys. Actually, itong ginawa ko noon eh. Yan, okay na siya. Okay. Wait, I will delete all para makita nyo maigi. Kasi naano ko na siya guys. I-delete ko muna ha. Ganyan pong gagawin natin. Delete natin muna. So guys, ganito. Mag-ad break ako dito. Sa unahan. Tapos, pag gusto ko, pardon, gusto ko dito ad break again. O, diba, nakikita nyo guys? And dito, pwede rin po kayo maglagay dito. Yan. Para hindi siya nakaka-annoyed sa mga nanonood po. Kasi marami po siya masyadong ads. Eto, ad break. And sa pinakadulo ng videos. Yan po. Yan lang po ang nilagay ko. Then, i-continue po natin siya guys. Pindutin natin yung continue. And, save. Yan, nakasave na po tayo. Wait na po. And then, yan na siya guys. Yung arrow niya para makabalik tayo doon. At kung gusto niyo po, yung mga halos lahat ng video niyo na yan, tingnan nyo, i-check nyo. Kung saan nilagay ni YouTube yung inyong mga ads. Kasi po, pwede nyo po siya i-customize katulad ng ginawa ko po. So guys, yun lang po ang masasabi ko. And we can go in our channel. Papakita ko po sa inyo guys. Kasi yung unahan po yun na video eh. Ito po yung channel ko guys. Ngayon, ito po yan yung cutting and fix flowers from old to new. Ngayon po, pindutin po natin kung nasandoon po yung ads niya. Pakita ko lang po sa inyo. Okay, check it. Yun na po guys, okay? Well, and also guys, shoutout nga po pala kay Angelo, kay Samira. Naman, gusto niya i-shoutout po siya. Kaya ito na, hello. Nakita, okay? So guys, yun nga po yung tinuro ko sa inyo guys. At saka kung may gusto pa po kayong matutunan about sa ganong tutorial or whatever, write down comment na lang po kayo sa ibaba. Then i-review po natin at baka sakaling magawang ko po ng videos. At itatry po natin na gawan ng videos. Kasi po, bagong monetize din po ako, kaya share ko lang po sa inyo ang experience ko
about sa paglalagay po ng ads. Sige po guys, God bless and babush. Thank you everyone. And next time, date ko po kayo.